guys! Welcome back to my channel. For today's video, dito ako para i-share sa inyo yung mga pabango ni Daddy na dumanag si datingan na actually apa to. Kung mapapanood niyo yung previous video ko, makikita niyo doon from the house of Armaf ay yung Club Denui. Club. Ang hirap talaga. Litong-lito ako mag-pronounce. Oo nga, Club Denui. Ayan. Kung makikita niyo, meron siya dati itong Intense Club Denui Intense Man, and meron naman siyang Club Denui Parfum. Isa. And then ang sabi nga asaan? Yung isa, ito. Yung isa, Eau de Toilette. Ito kasi Eau de Toilette, ito is Parfum. Ang hirap talaga, hirap magpanggap naman kasi. Ito na lang kaya mag-review dito. Pinagpapawisan yung kilikili ko. Eau de Parfum, Eau de Toilette. Okay, yon. From the House of Armaf. From the House of Armaf, ah, diba? Anyway, abangan nyo rin tong video na to kasi ito ang pinaka best mode daw. This one is, nasa 4,000 plus siya. Supremacy, not only intense, Afnan. Ito from yung, the house of? From the House of Afnan. Ito daw kasi guys, ito daw ang pinaka-intense na talagang mapapa-wow ka daw talaga. Wala daw sinabi itong mga Club Denui. Pero, ewan ko. Pero sabi ko kasi sa kanya, ewan ko lang ah. Si Brent, nung dumaan daw, anit na tao ang napalingon. Talaga. Yung sinasabi ko sa inyo sa previous videos ko about dun kay Brent, kasi pinaka-guro siya. Isa siya sa pinaka-guro sa mga pabango. Pag nakita mo rin siya, ang bango-bango rin tignan at magaling siyang mag-review kasi nga dami yan na experience sa mga ganito. Pero, save the best for last daw talaga to. So, ito muna yung i-compare nating dalawa, yung Eau de Toilette and Eau de Parfum. Okay? Ang hirap! Ba yan? Ba't ko ba ito pinasok, Char? Hindi, masaya naman ako. Kasi, grabe, alam niyo naman kasi yung addiction ng asawa ko, di ba, sa pabango. And so happy, and so blessed na nakaka-afford na siya ng ganitong pabango. Kasi before talaga, prescripto, tas kung ano-ano yung mga nakikita na lang, kung ano lang yung affordable, basta mabango lang siya. Pero ngayon, masasabi mo talaga na may mga quality perfumes na talaga siya. And, ayun! And, niregaluhan din siya ni Mama. Mag-thank you ka naman kay Mama sa isa special, mo. Special shout out and thank you to my mother-in-law. Yeah. My mother-in-law for giving me this Christmas gift. This one. Which is the Club Denui Intense Man Eau de Parfum from the House of Armaf. Maraming salamat, Ma. Yan. Si Heinz kasi bumili ng tatlo. Tatlo ba yung bili mo? Ah, sa akin pala. Tatlo na yan. Tatlo pala, isa kay Mama. Ito yung pang-gift ni Mama sa kanya, yung perfume. Pero yung ultimate gift mo sa akin, yung Afnan, di ba? Oo, yun. So, excited daw kasi nakita niyo naman ang reaction ko dito. Sobrang okay na siya sa akin. So, yung perfume, tignan natin kung... Bakit sulit? Presentation ng bakit? Same naman. Ah, yeah! Ito pala masulit kasi 150 ml. This one is 105 only, no? Pero may yung price. Nakalimutan ko. Pero, uy, wait lang. Kudos pala kay JP Fragrance. Sobrang fragrance. Sobrang wala akong masabi. Lagay ko na lang sa description box yung link niya kasi deserve niyo to. Bawat perfume na binili namin sa kanya, naka-4-5 kami perfumes. Hindi, 4 lang. Kasi ito, sa iba to eh. Ito, walang freebie. Okay na naman. Grateful naman eh. I mean, walang freebie. Tapos, naka-bubble wrap lang siya. Pero, wag ka. Yung kay JP. Sobrang ganito na siya. May pa-bubble wrap ka pa. May pa-box ka pa. Ang dami pang bubble wrap. Sabi ko na, appreciate ko yung effort. At may free decants pa. Actually, ito, oh. Ito yung... Ito, may isa pa eh. Ito. Yeah. Ito, may 4 na decants siya. So, JP Fragrance, thank you so much. So, isa-send ko sa kanya tong link na to dahil talagang deserve niya ng maraming clients. Grabe siya mag-alaga. Na-appreciate ko. Kaya, if ever ako bibili ako, babalik ako sa kanya. Kasi sobrang... Imagine yun, bubble wrap, okay na nga to. Parang ganito sa ginawa nila eh. Pero siya... Tsaka hindi ko ina-expect kasi understandable naman yung tatlo nating perfumes. Kailangan talaga ng box. Pero ito, isa lang, binox pa niya, andami pang bubble wrap. So parang, wow, JP Fragrance, grabe, thank you so much. Shout out. And ayan, same lang nung kahapon. And ta-da-da!
Wow, mas malaki nga, Daddy! Siyempre, 150ml, what do you expect? So, ayan! Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, hindi lang tayo dapat feel good, look good, dapat smell good din tayo, siyempre. Dapat full package tayo, guys, diba? Ayan, ito yung difference niya. Same bottle, mas malaki lang yung perfume kesa sa Edith Wallet. No, diba? Ayan, Edith Wallet. Ayan, guys! And, ano, spray ko na. Yung pala nabagsak pa, no? Same lang yung packaging. Walang pinagkaiba, mas malaki lang siya. And, check natin kung ano to. Wait, excited ako eh, no? Dito na lang muna. Ay! Just compared to isa. Parang wala namang pinagkaiba. Kailangan wait. Ilong mo. Wait lang. Ah, yeah, nakita ko yung difference. Halos same lang siya. Pero mas smooth lang ito. Yung perfume. Kesa sa EDT. Tsaka ang sa una, sa perfume, mas concentrated sila. Ayan. Oo. Mas smooth tong sa amoy. Mas, paano sa opening? Ano siya eh, pag nasa skin na siya, parang ito mas matapang siya. Yung parang ano mo pa siya eh, aamoy mo pa na parang sobrang wow, mapapaganon ka. Parang wow, tapang. Ito, walang ganon, pero yung alam mo yung parang nagsettle na sa skin mo. Yung EDT mo. In-improve nila. Mas in-improve pa daw yan sa Godly Intense Man Limited Edition. May limited edition pa. Ayan o, kasi ito parang wow, may tapang pa na parang may something pa siyang mas pagka-woody musky niya eh. Pero ito, parang yung nagsettle na sa skin mo, gano'n na siya. Pero kung magko-compare mo sa akin, parang mas bet ko tong EDT. Kasi may mas tapang siya. Na feeling ko mas long-lasting, mas tatagal, kasi andun yung tapang sa first spray mo. Ito smooth. Ito parang, pag naamoy mo parang nagsettle na sa skin mo, okay na. Ito parang, oh, teka lang, parang gano'n. Mas matapang yung EDT compare sa perfume. Yun sa akin. Kasi ito parang, okay, parang nagsettle na yung dito mo kagabi. Ganun na siya yung amoy niya. Ito parang may ganun pa. Pero mabango pa rin. Mabango. Same lang sila. May mas tapang lang ito kapag nilagay mo. Siguro yan yung Manila niya. So guys, kung sa inyo, kayo na lang bahala mag-decide kung ano yung mas best sa inyo. Pero ito yung honest feedback ko. Dahil mas feeling ko, mas gusto ko tong EDT dahil meron siyang parang strong na amoy talaga. Ito, sobrang smooth na parang, okay, na parang kung paano magsisettle sa skin niya to, ganito na siya. Ayan. So, depende na lang sa inyo kung ano, but sobrang happy ako dahil ang daming perfume ni Daddy ngayon dahil sobrang pangarap niyan sa buhay niya. So, ayan lang. Yun lang naman. And may ano, question ka pa ba? Ayan o. Tama, ito, smooth nga. Mas matapang to. Yun ang sabi nila dun sa look eh. Tama rin. Ganun din. O, diba? Sabi ko sa'yo eh. Ngayon lang sinabi sa kanyan, guys. Mas iba talaga. Gusto mo matry, amoy yan. EDT. Ito yung perfume. Diba may ano to, may parang, may pagka spicy siya na parang, basta may kagat. May kagat. Ayun. Yun lang. So, ayun lang guys, kung ako sa inyo, pero for me ha, kung gusto nyo lang na hindi masyadong sensitive yung ilong nyo, dun kay sa perfume. And syempre, mas marami yung perfume. Ito ay, magkano ba bilhin natin dito? Wait pala ma'am, mag-suggest ka, kung you, di ba? Oh. On my skin, or anong recommendation mo, how many sprays should they have their husbands or their boyfriends spray yung ano na yan, yung pabango na yan sa EDT. Like sa EDT, ano marerecommend mo na and not yung sakto lang and not to go over. Enough na iba yung how many sprays. Sa akin apat lang dito. Enough na yung kasi apat sobrang na sprays, tapang niya talaga. And then whole day na yun. Whole day na eh. Hindi ka na mag-retouch. Hindi na. Ito siguro if they go for 5 or 6 sprays or more than 4, this one perfect. Sobrang na 'yon. Sobrang na talagang baka ano na, pero sobrang bango talaga. Ito kasi yung EDT na pansin ko rin pag unang spray mo, ramdam mo yung parang may pagka-fresh pa. Alam mo yung mga mababangong pabango natin like mga Irish Spring, mga ganon.
parang ganun siya eh. Ito hindi ko siya masyadong naamoy yung ganun pagka Irish Spring yung pagka smooth na. Pagka fresh niya eh. Ito may parang matapang na halo-halo na parang alam mo yung sama-samang pinag-combine na may musky, matapang, may parang Irish Spring yung parang mga bababango talaga. Ang based dun sa feedback na nabasa ko sa Fraghead community and sa mga research. Iba to. Yung EDT ang unang-unang nilabas nila. Ah, tapos in-improve lang yung perfume. Tapos may mga nakuha silang mixed reaction na yung iba na biglas opening. So, in-improve nila. Baka may binawas ng konti. Sa perfume. Kaya tapos, pala. Mas in-improve pa nila nung kaya lumabas yung limited edition. Ito kasi, parang, at ito, magugulat ka. Ito, parang yung nagsettle na siya sa skin mo. So, tame. Parang ganun. Oo, tame siya. Tame. Ito kasi parang... So, ano masasuggest mo? Saan ko gagamitin? For which occasion? For which dahil na dalawang magkaiba yan? Siguro ito, kapag meron ka talagang mga presentation sa work. Yung alin yan? Ito, yung EDT. What else? Oh, name other... Mag-church. Pag outdoor, maglalakad tayo. Kasi syempre, damo na pinagpapawisan ka. So, project siya, no? Iba talaga. Kasi diba, aminin nyo, kapag nagpabango tayo sa bahay, pag lumabas ka, nainitan ka, amoy araw ka na. Nawawala yung amoy. Kaya ako, nagbabaon talaga ako ng perfume. Pero diba, sabihin mo sa kanila yung longevity. Remember, pag ito kanina na amoy mo ito, nag-spray siya before kami umalis. Tapos, mag-dinner. Sinundun namin si Hugo, nag-transfer kay Hugo yung pabango niya. Di, umalis kami. Dito, until now, meron pa. Pero, hindi na siya ganun ka-strong. Pero, alam mo yung pag inamoy mo siya, Hugo, please store the volume, please. Yung pag inamoy mo siya, ando doon pa rin na kumapit sa skin until ngayon. Ganun siya. Hindi ba kanina umabas, sabi mo? Tapos lumabas ka pa kanina, kumuha ka ng kotse. Oh, ay, so, perfect. Tama, sabi so, ito nga. More than 9-10 hours. Ang bango. Sobra. So, ayan. Depende na lang sa inyo, guys. But for me, alam nyo, wala. Hindi ko lang alam ito, kung matatalo nyo to. But sa akin, sabi ko kay Daddy, please lang, wag para matipid na rin. Huwag ka nang mag-try ng anything na mga pabango. Kasi ito lang, sobrang the best na for me and for him. Tsaka ito. Ito okay na rin naman to kasi, pero syempre mas matapang lang to. Tingnan ko mga perfumes before yung mga naalala mo. Yung mga na-try niya, Lacoste White nag-try ka na, di ba? Kasi pero gustong-gusto ko na yung Lacoste White, pero nung naamoy ko to. Hugo Boss. Pero nung Hugo Boss. Hugo Boss. Yeah. Tapos, meron pa yung mga Ago Di Gio yan. Yung nabiyatin sa Hong Kong, di ba? What else? Yung Mont Blanc. Mont Blanc Explorer. Ay, you're gonna do a review on Mont Blanc Explorer. Yeah, Mont Blanc din. Pero, wala. As in, parang na-close na yung mind ko na gusto ko na talaga to. Hindi ko lang alam, pero ito daw pinaka the best among the rest na affordable na... Pero, ngayon ko lang na-realize ha, nung nakita ko to ha. I mean, parang minsan talaga, sabi kong sinasabi sa inyo, branding is important din talaga. Kasi pwede kang magbenta ng pag-stable ka na yung brand mo, na parang kahit so-so na baso lang, or glass, or bottle, pero lalagyan mo lang na kunwari, Gucci, Dior... Pero itong mga ganito na underrated, parang mas ano pa siya, parang mas elegant. Parang ito yung mababayaran mong 15,000, parang sa Creed. Kasi sobrang elegant ng bote, may paganyan pa sila. Tapos magkano lang? Yeah, wait lang, yung perfume pala is 3,450 pesos. Yun, this one is 3,200. So yun, tapos ano dati? I-compare mo. Yung mga ginamit ko, in-spray ko, Dior So Much, Elixir, ayun, yung, EDT, at saka Elixir. Yung tatlo na yon, sabi ko sa kanya, parang may kulang pa talaga. Pero, 9,000 yun ha. Oh, 9,000 yun, 9, for only 60ml. Tapos parang sabi ko, Dad, parang, kasi pinaspray nga sa kanya, hindi ko parang may kulang, hindi ganito yung hinahanap ko talaga and for him. Yung, sa mga videos na pinanood natin sa YouTube, diba, pinag-compete yung Versace Eros EDT, tsaka yun, no? And yung Dior So Much. Yes, Eros pa rin talaga. Pero guys ha, teka lang ha. Tignan nyo, ito napaka-eleganting bote. Basta iba siya eh. Ganda talaga, ang bigat, quality, pero magkano lang nila binibenta. So, ayan, diba? So, ayan lang. Ayan, susunod na video ko, abangan nyo itong Supremacy Not Only Intense Afnan. So, ayan, abangan nyo kung tatalunin ba niya to. Kasi sa mga binili ni Daddy, nawala sa akin yung Versace, nawala yung perfume, dito pa rin ako sa Edie Toilet. Pero, let's check guys! So, abangin na lang sa video ko. Thank you so much guys for watching and stay blessed. Bye!